Kumusta naman natin ang naging holiday season sa Metro Manila? Makakausap po natin si MMDA Chairman Team Orbos. Magandang tanghali po sa inyo. Ay, Rafi, magandang tanghali po naman sa inyo. Opo. Kumusta po yung monitoring nyo dito sa buong Metro Manila? Yung nabalitaan po namin yung tambak ng basura na nakuha, hindi lamang sa Luneta, kundi dito sa Quezon Memorial Circle. Kumusta po yung monitoring ng inyong mga tauhan? Hindi ko po nakukuha yung exact number ng mga truck kung gano'ng kadami ho yung basura, pero talaga ho napakadami. Siguro ito'y dapat sa susunod maging halimbawa na at isang leksyon sa atin na magsayaman tayo, huwag naman ho sana magkalat, kaya nahirap din ho tayo pagka nangungulekta po. Mm-hmm. At of course, yung mga basurang ito, may kasama na ho dyan, mga paputok na hindi sumabog, mga pulbura. Delikado ang mga ito, hindi ho ba? Opo, anak ko po, yun na nga, kaya ang instructions ko po sa ating mga, yung umahawak po nito, pasahin na muna yung mga paputok kasi delikado ho yan, baka makasakit pa o makasunog. Mm-hmm. Opo, may mga areas pa po bang tinututukan yung MMDA sa ngayon na bukod sa cleanup operation, yung mga lugar, of course, ngayon, holiday, wala pang trapiko, pero pagdating po ng bukas, sigurado magdadagsaan na yung mga motorista pabalik ng Metro Manila. Tama po kayo. Ngayon po, pinaghahandaan po namin yung dito po sa Cubao, dito po sa Pasay Rotonda, doon po sa may Sampaloc, at lalo na po sa airport na talagang alam namin na magdadagsaan na mamaya. Actually, nagsimula na ho. Magdadagsaan ho yung ating mga kababayan sa ayun po, naso bigat ang trapiko. Nandun naman po yung maraming mga enforcers. Ang pakiusap na lang, huwag na sila nalang abutin ng mga bukas yung ating mga mamamayan na buwi kung pwede. Ngayon, maluwag-luwag pa kayo na rin, no, para hindi sabay-sabay bukas na umaga. Mm-hmm. Nakarating na po ba sa inyo yung impormasyon sa kilos protesta ng ilang mga garbage collector mula sa Payatas? Ano pong reaction nyo rito? Ito po ay nasabihan na po ako dito at ito po ay iniimbitahan ko po sila na kung pwede kong nililinaw ko muna doon sa mga operators natin, sa mga landfill operators, ano ho ba talaga itong sitwasyon na to. Mm-hmm. At ano muna yung kanilang gagawing hakbang bago muna kami. Sila muna dapat yung tumugon nito dahil sila naman ho yung involved. But of course, since ito po ay makaka-apekto sa ating pangkalinisan sa susunod ng mga araw, dapat tutugunan din namin. So, mamarinig ko lang po sila at iimbitahin din ho namin yung mga nagpuprotesta. Mm-hmm. Hindi naman po ito nakaka-apekto ngayon sa cleanup operation ninyo matapos itong bagong taon. Sa ngayon po, hindi pa naman po. Pero alam nyo, mabilis lang po yan. Kasi opo. Ang ating panit, ang bigat po ng ating, weight is about almost 8,000 tons a day. So mabigat po yan. Kung isang araw na protesta, mabigat po yan. So we will have to seek immediately a solution kung may problema. Opo. Kailan po nakatakda yung pulong kung inyo po mamarapatin? Yung pong head ng aming solid waste, pinatawag ko na ho, mamaya mag-uusap kami. And then pag malinawan na ho talaga kung anong problema, yung mga operators po, we'll call them as well. And hopefully by tomorrow, makausap na ho namin yung mga nagpo-protesta. Mm-hmm. Kanina po nabanggit nyo na yung trapiko bukas at yung aasahang dagsa ng mga motorista. Yung pong nose-in, nose-out policy sa mga bus, in effect pa rin po ito sa kahaba ng EDSA? Opo. Tuloy pa ho yan. In fact, madami nagtatanong sa amin operators and we told them na tuloy-tuloy po. In fact, i-expand na ho namin ito sa ibang lugar ng EDSA. Kausap ko na rin ho ang LTFRB at si Secretary Tugadi. Tuloy-tuloy po namin gagawin ito. And then, kasi po nakatulong naman din ho talaga yan. And naiintindihan ho ng lahat na talagang kailangan din ho talagang tuloy-tuloy ho ito. Mm-hmm. Saang lugar po ito i-expand, Chairman? Apo, dito ho sa Pasay Rotonda, yan po ang susunod na titignan namin. In fact po, by tomorrow, we will have to go there and see kung paano ho talaga ito maipatupad. No? May mga lugar doon na talaga yung mga terminal, wala na talaga yung ibang pwede silang pag-atrasan o pag-abantian, kundi sila dadaan sakali. Pasensya na lang ho, kailangan ho talagang ipatibay ho namin ito. So, we'll do an ocular tomorrow and hopefully within this week, no? Yan ho, papatupad na ho namin sa Pasay Rotonda. Mm-hmm. Ngayon po at pabalik na yung mga kababayan nating nagbakasyon sa mga probinsya. Yun naman pong operasyon ninyo sa mga illegally parked na sasakyan. Tuloy-tuloy pa rin po ba ito? At ano po nakikita nyong pwedeng solusyon? Kasi may mga nagsasabi na ngayon at wala na yung mga nakaparadang mga
sasakyan doon sa mga kalye, talagang kitang-kita nila, talagang maluwag na pwedeng madaanan talaga yung mga side streets kapag napuno itong EDSA. Yung value talaga ng mga side streets, talagang nakita nitong holidays dahil nga wala yung mga sasakyan doon. Opo, ang ano talaga namin dito, ang pupuntahan na namin dito ay I really to talk with the barangay officials to help us already doon sa mga locality nila na kung saan talaga talamak itong illegal parking. No? Yun po talaga, we will have to seek a cooperation with barangay officials. Otherwise, if we need to do the administrative route, nagkausap na rin po kami ni Secretary Sweng tungkol dito, talagang ipapatupad po namin yung authority ng DILT over them. At ako po yung mga establishments, sir, na mismong alam po naman nila ang mga restaurants. Opo, lalo, wala po parking. Opo, pinapabayaan po nila. Naiintindihan po namin na wala silang parking, kaya lang hindi naman po dapat maging problema ng lahat yung problema nila. Anyway, kumikita naman po sila doon and they should provide their parking sa kanin. So ito po, gagampanan po namin yan, kausap po namin ng barangay officials. At the same time, we will go into specific institutions or private agencies, private companies na nagpa-violate nito. Siguro personal observation na rin po kasi may mga nadaanan din po tayong mga simbahan nitong weekend na inaalaw nila yung mga parokyano ay nagpupunta ron, halos sakop na yung buong mga kalsada at may mga nag-a-assist na mga nagpapapark. Ito ba'y inaalaw po ng MMDA? Alam niyo po, totoo po yan. Ano? At saka we do not distinguish any religion dito po. Talaga kung violators are lahat po ng ating mga kapatid na iba-iba ang religion. Tinotolerate lang po natin ito, but I think it's high time that it's not so much na ipagbawal, but to really regulate it. And then sila po, it's with them na masabihan na rin yung kanilang mga parokyano na wag na hong gawin ito. Otherwise, you will have to. Kumbaga yun muna ho. Simulan muna ho natin sa pakipag-usap, pakipag-ugnayan sa kanila. Pagbigyan ho natin sila to police their own parishioners. And then kung hindi talaga mag-work, then we will have to go in. Well, talagang sandamakmak na trabaho po yung naghihintay sa inyo sa pagsalubong sa 2017. Chairman, maraming salamat po sa inyo oras at good luck po sa inyo. Sir, salamat din po. Happy New Year din po. Happy New Year po. Maraming salamat po si Chairman Tim Orbos ng MMDA.